Ito mga boss, pupurgay natin itong mga to gamit yung kwan in out kwan lang to sa atin, binigay lang to sa atin kaya kaysa masayang gamitin na lang. Ang pagpurgay mga boss, dapat kwan wala silang kinain, hindi, wag nyo silang ipapasting. Magpurga kayo mga ganitong oras, mga bandang alas 9. Pero magpakain kayo ng hapon, mga bandang alas 2, bago nyo magpurga para hindi sila malaspag. Tapos, pagkatapos ng purgahan, gawin ninyo, ang ipapakain nyo lang, after 3 to 4 hours, pakain nyo yung pilit lang. Huwag kayo magpapakain na matitigas, kasi mahirapan nila yung isuka. Minsan kasi sumusuka pa yung mga ibon natin. Kailangan nyo pagkatapos magpurga, kinaumagahan, paliguan nyo para matanggalan rin yung mga parasite. Kahit ano naman pamurga, basta pangkalapati, ligtas. Shoutout nga pala dun sa mga nag-PM sa akin na nagpurga ng hammer na pangkalapati, ay pang manok. Yung hammer po kasi talagang malakas. Marami na pong namatayan na ibon dun dahil sa hammer, yung pang manok. Ginagamit kong hammer yung liquid, yung pang sisiw. Kasi kahit masobra nyo yun, kaya nilang isuka kasi liquid. Pero pag hammer na yung malaki, tapos hinati nyo lang, pwede po siyang mamatay pag nabulunan kasi malaki po yun, mabibilawkan. Tapos yung dosage niya sobrang taas kasi pang manok yun. Compare sa kalapati, ang liit ng kwan, ang liit ng katawan ng kalapati. Kaya marami na pong namamatayan ng ibon dahil dun sa pamurga. Ito yung ginagamit ko. Tapos pag nagpupurga ako, halos sabay-sabay. Tignan nyo mga boss yung mga ibon nyo, pag may lugon pa yung ibon nyo o bagong tubong pakpak, huwag nyo munang purgahin, antayin nyo maghilom. Kasi kahit malaki na yung pakpak nya, pwedeng mahulog or lumiko pag hindi pa totally fully grow. Kaya yun yung ginagawa ko. Bago kayo magpurga, check nyo muna yung kwan, pakpak o kaya balahibo ng ibon. Pag bubot pa, huwag nyo munang purgahin, pagpaliban nyo muna. Pwede nyo namang arternitan ng bawang, at least hindi maapektuhan yung mga ibon. Ito gagawin nyo mga boss, ito yung susubo natin, yung mga newbie, medyo nalito pa. Bawat capsule mga boss, bago nyo isubo sa ibon, isausaw nyo muna sa tubig. Kasi kakapit yung sangalangalan nila, tapos isusuka agad, useless po yung pagpurga ninyo. Ito para dun sa mga newbie. Yung mga veterano, alam na po ito. Ang gagawin nyo lang, purgahin nyo, subo, sausaw nyo sa tubig, tapos isubo. Ganito lang mga boss. Simple lang po yan. Basic na po ito dun sa mga alam na gagawin nyo. Papabaan nyo hanggang pumunta dun sa balon-balunan niya. Katapos ito, mga ilang minuto, susuka na po siya. Ito po yung mga napurga na. Ito na yung mga napurga natin mga boss. Nagsuka-suka na sila. Ito galing ng training. Pero pinurga ko na lang pagkalapag nila, para sabay-sabay na silang mag-recover doon sa stress nila. Tapos itong purga, habang malapit pa yung bitaw, sinasabayan ko na ng purga. Tapos ito 3 days kuwan ako flushing. Papasukan ko na sila ng gamot kasi may mga ibon na nagkakasakit sa training. Itong mga ibon ko sumasabay po sila, tapos araw-araw ang tos, kaya kailangan mong palakasin yung resistensya nila. Doon nga pala sa kuwan, nagtatanong sa akin kung yung araw-araw na tos ko is nagpapaluplay pa ako. Hindi na po ako nagpapaluplay pag araw-araw na yung tos. Pag every week na yung toast, dun na lang po ako nagpapaluplay. Pag 200 up na po yung kilometers, tapos tagi-lap na po, dun na ako nagpapaluplay. Kasi yung ibon dapat sariwa pagdating ng first lap o kaya pagdating ng lap. Hindi bugbog yung katawan, hindi po laspag ang ibon natin. Yan si Orange, kwan yan. Galing ng pagudpud yan, pero nagkakwan na siya. Nasa soft ng ruta niya ngayon. Ito yung ibon natin. Pag pinasukan kayo ng 1 acre,
hayaan nyo na magsabay-sabay silang gamutin para minsanan. Kasi kung gagamutin yung isa, susunod naman yung isa, masyadong matrabaho. Kaya pag, pag may pumasok sa akin na 1 cord, hinayaan ko lang maghawa-hawaan yung ibon tapos gamutin nyo. Pero huwag kayong magsasakay ng may sakit. Kasi yung mga player din natin, kawawa din sila, lalo nga na yung mga wala pang bili ng kwan, gamot. Tapos yung mga kwan, sumasampa ng hindi nila matutukan yung ibon nila, kawawa din sila, no? Gumamot yung mga ibon natin. So, bagong kwan na sila. Pero sumusuka. Tapos na rin tayo magpurga mga boss. Kaya pahinga nila. Tapos mamaya pakain na. Ang papakain ko sa kanila yung madaling malusaw. Para pag gusto pa nila sumuka, masusuka na nila yung mga kinain nila. Hindi ko pa sila pakainin ng flyer mix o breeder mix. Ang papakain ko sa kanila 4 plus yung pang manok, para madali nilang ilabas kung gusto nila isuka. Hindi sila madisgrasya, mabilaukan para hindi mamatay. Yung mga gumagamit po ng pang manok, okay lang naman po yun kung kabisado nyo ang dosage. Hindi naman tayo against sa mga gamot ng pangmanok na pangpurga. Pero para sa akin, pumurga na lang kayo ng pang-ibon kung hindi nyo kabisado. Ang pinupurga ko na pangmanok, yung pakyaw, hinahati ko po yun. Pag malayo ng karera, inuulit ko po. Ito kasi, itong pamurgang ginamit ko, binigay lang sa akin. Kaya sinubukan ko lang. Pero iba yung pakyaw, maganda po sa ibon. Tapos, yung hammer liquid, maganda po sa ibon. Kasi pag nagpurga kayo, dapat may makita kayong bulate para masasispay po rin yung pinagpurga ninyo. Kasi pag walang lumabas na bulate, whether wala siyang talagang bulate o mahina yung pamurga. Kayo lang po yung batayan ko mga sir. May gamot din na pangmanok na hindi dapat ipainom sa ibon. Ito po yung betrasin gourd, yung nakakapsul na malaki. May mga namatay na ibon na ako doon noon. Kasi hindi ko alam yung sistema din noon. I-share ko lang sa inyo, pero hindi tagin sa mga gamot ng pangmanok para maiwasan din yung pagkadisgrasya ng ibon. Nasubukan ko na kasi naggamot ng may sipon doon sa kapsula na yun. Pero nangisay, hawak ko yung ibon, biglang nangisay. Kasi kahit isaw-saw mo pa sa tubig, masyadong mataas yung dosage noon para sa ibon. Yung betrasin gourd na nakakapsul, mahirap po sa ibon yun. Pwede siyang mamatay pag nasubrahan o hindi niya kinaya. Bali, inulit ko lang yun. Isang ibon na naman ang sinubukan ko, pero ganun din ang naging resulta. Kaya iniiwasan ko. Ito yung mga talaga experience ko rin para ma-share ko rin, lalo-lalo yung mga newbie. Pagkatapos niyong purgahin, electrolytes lang po yan. Tapos kaumagaan kasi magpla-flushing na po ako, magbibigay na po ako ng antibiotic para sa salmonella. 3D salmonella, tapos 3D kanker. Clean water, tapos lagyan natin ng probiotic yung inumin nila. Diretso na po yun. Hinahanda ko na kuna din sila pang south kasi malapit na yung first lap ng fundraise. Kaya nagpupurga na ako habang medyo maaga pa. Pagkatapos naman ng pang-race na naman, bago mag-lap, uulitin ko na naman 2 weeks bago mag-first lap. Mag-ulit na naman ako magpurga. Kaya ako ginagawa yun para validis yung ibon pagdating ng derby. Kasi mag-going lights yung ibon pag may bulati. Number 1 kasi yung pamurga para sa akin. Sintomas ng may bulati yung ibon, basa-basa yung tahi niya. Dalawang klase lang yung pag nagbasa yung tahi. Whether may problema sa respiratory o kaya may sakit yung ibon. Pag nagka-problema kasi yung bituka nila, mahirapan sila manunaw. Tapos mag-going lights hanggang hirap na natin habulin. Kaya pa naman pagalingin, pero pag dinapuan kayo ng sakit na yun, ay alanganin na po sa derby. Lalo na pag malayo na po ang bitaw, mahirap na po humabol. Yun po yung experience ko sa pag-iibon. Kaya mas mabuti na pong mag-imbis na lang kayo sa purga para sigurado. Huwag na po kayong gawa-gawa ng sarili yung pamurga, kasi pinakadelikado po talaga yung pamurga. Pwedeng mamatay yung ibon. Huwag na po kayo mag-experimento. Marami naman po mabibili na pamurga. Ilang brand ng pang-ibon. Pang-ibon po yung gamitin nyo para sigurado. Pag hindi nyo kabisado ang pangmanok, huwag nyo pong gagamitin. Madidisgrasya po ibon. Ang mga dapat nyong purgahin, yung mga hindi nagsusubo. Huwag nyo po kayong pumurga na nagsusubo. Kasi pag nagsusubo yung breeder, tapos pinurga nyo, kakain siya, isusubo niya sa inakay. Yung inakay maapektuhan.
whether mapansot o kaya maglalagas yung mga balahibo niya. Nasubukan ko na rin po yun kasi sinasabi ko rin sa inyo. Pwede po kayong pumurga ng naglilimlim, whether 5 days o 7 days. Kasi hindi pa gaano nagpro-produce ng pigeon milk yung ibon. Pwede nyo pang purgayin hanggang 6 days pala. Pag 7 days, wag na. Kasi magpro-produce siya ng pigeon milk. Para yung ibon, condition pag magsusubo siya. Yung kasi ang ginagawa ko sa mga yaya, pag transfer ko yung itlog ng mga panglaban ko dun sa mga yaya ko, pinupurga ko muna yung yaya para malusog yung mga inakay na ilalabas nila. Kaya pinakamahalaga, mas maganda pag may sitter po kayo o tinatawag na yaya para kahit purgayin nyo, injikan nyo ng vitamins, hindi gaano malalaspag, susubo po nila dun sa inakay. Lalong-lalo na ngayon maraming club na pwedeng pagkuhanan ng ring, kaya kailangan ng yaya. Kaya mga bala ko pang sakto mga to. Oh, ito mga bala natin yung mga boss, pang south. Oh, may kararating. Oh, galing ng training. Pero pupurgahin natin yan. Para minsan na yung pahinga niya. Ito yung ibon natin, oh. Laspag. Gagawin natin dito, pupurgahin na. Para minsanan. Hindi naman nakaka-stress masyado yung kwan, purga na ginamit natin kasi pang ibon. Iwasan nyo yung pang manok talaga, talaga malakas, matas ang dosage. So, para minsanan na yung recover niya. Ito anak ng champion to, champion ng Batanis, tapos manok. Sinasabay ko sa single toss, hindi ko ginugrupo. Para matuto siya sa daan. Bata pa to. Hindi 5 months. Mas maganda yung pamurga talaga yung liquid. Kasi pumapasok agad. Maganda rin yung terminator na pang manok tapos ibon yung liquid. Yun po talagang magandang pamurga na subok ko na po yun. Ng pamurgang hammer liquid tapos liquid na terminator, maganda po sa ibon kasi kahit sumuka sila nandun na. So, ito yung ibon, galing siya ng training pero hindi naman gaano malayo yung training. Sinabay ko na yung purga niya para sabay-sabay din sila bukas paliguan tapos malinis na para magmalinis yung ibon. Kasi pagpapasukan nyo ng gamot, useless kapag hindi malinis yung bituka. Kahit kunti kinakain ng ibon, maganda ang katawan pag may wala siyang bulati. Yung po yung na-experience ko. Kasi pag hindi kayo nagpurga tapos karirat, biglang pumayat ibon nyo, ang hirap na po habulin. Doon na po pumapasok yung going lights tapos salmonella kasi malalakas na yung mga bulati sa bituka nila kasi buhay na buhay. Kaya gamitin nyo po. Ang gawin nyo po, 2 weeks bago kayo mag-training, purga. Tapos, 1 month ng training, purga po ulit. Puro purga po yan. Hanggang 2 weeks bago dumating yung derby, nagpupurga po ako ulit. Para hindi mag-overdose yung ibon. Pag pinapasukan nyo ng gamot, marirefresh po niya. Tapos, 3 days flushing. 2 weeks bago mag-derby, nagpa-flushing po ako. With 3 days po ako nagpa-flushing para pagdating ng first lap, sariwa po yung ibon. May painga pa po siya ng 10 days bago first lap. Huwag nyo pong sasagad. Huwag po kayo magpupurga ng 1 week bago first lap. Hindi ko na po yung ginagawa kasi pwedeng may stress na yung ibon. Yung 2 weeks pwede pa. Kaya pang habulin. Kaya pang iparecover kung sakaling na-stress doon sa pamurga. Maraming salamat mga boss sa mga lagi nakasubaybay sa akin. So, tapos na natin purgahin. Ibon natin. 54. Toy, inipot niya to ah, kwento, Astro Cup. Katapos nila purgahin, susubuan ko sila mamayang hapon para mabilis mag-recover. Lagi isang Astro Cup. Ito yung mga galing purga. Okay na po sila.
Nag-astro cup tomato. Si galing sa purga. Ito yung mga ipot nila. Hindi ako kudkod ng tay. Pag training pa lang, hinayaan ko lang yung loop na ganito. Isang beses lang ako kumukudkod. Ito yung mga ipot nila. Lahat ko ginagawa, hindi naman po sa tamad ako. Sinasanay ko lang yung ibon na hindi masyadong malinis. Pag training pa lang, labo-labo yung ibon. Para ma-immune yung ibon. Ito yung mga kwanilo. Nagkagulay-kulay green dahil dun sa purga. Ito si orange. Ito, pagdating niya, pagkapanalo niya ng puling kanina, pinurga ko na agad. Oh, yung manipot nila, wala, malinis. Wala man lang bulati. Ito may sumuka. Ito mga bagong purga. Mamaya ako magkukudkod pag hapon na. Ito yung number one kanina na ibon natin. Oh. Si bulldozer, bagong purga. Wala, malinis. Wala man lang bulati. Boss, gusto ko mas gusto ko yung may bulating lumabas. Imposibleng sa daming ibon na to, walang bulating kahit isa. Shoutout din kay Boss Steven Luis Villoris. Shoutout Boss Rogen Prias. Shoutout din Boss Fidel Patricio. Boss Dennis Ramirez from Bicol. Rain Soriano. Shoutout Boss Wilmer Velasquez. Na pala kay Boss Joel Pajardo, JR Pajardo, Sir Mark Sampaga, Mark Joseph Asterio, Maglana Brothers, Gab Sabla, Maki Boy Luke 28. Maraming salamat mga boss, na may patuloy nyo akong suportahan sa aking munting vlog.